Muling dumadami ang mga namamatay ng dahil sa COVID-19 dito sa Las Vegas. Sa katunayan, lampas 6,000 na ang binawian ng buhay dahil sa virus. Muling hinikayat na Nevada Governor Steve Sisolak ang mga residente na magpabakuna at magsuot ng mask sa mga pampublikong lugar, bakunado man o hindi. Ikinatuwa naman ng mga Pinoy ang mandatong ito, lalo pat dagsaan na naman ng mga turista dito sa entertainment capital of the world. We're just so happy that now, you know, most people are wearing masks. Dumadami na rin ang nauospital sa Las Vegas nang dahil sa COVID. Ang Philam ICU nurse na si Ronette Langier, tumitindi na daw ang workload. Almost every day, 6 to 8 nurses are being given out of ratio assignments. When normally an ICU patient will only get 2 kasi nga they require intensive care. But now with this surge, we're understaffed. Some staff are sick, so we're having to take more patients now. So it's really physical and emotional. It takes a toll on the healthcare workers right now. So yung morale sa workplace na yan, it's really low because of that. Ayon naman sa isang Pinay na nagtatrabaho sa mismong COVID unit ng ospital, karamihan sa kanyang mga pasyente ay mas bata kumpara sa nakaraang taon at halos lahat sa kanila ay di pa nababakunahan. We said that like if you're younger, you have a better chance of fighting it off, but now we're seeing a lot more younger people coming in very sick. Most of them are not vaccinated and they're becoming oxygen dependent. We're having to upgrade them to the IMC, ICU. Some are getting intubated. Sa ngayon, wala pang kalahati sa mga residente ng Nevada ang nabakunahan ng buo. Para sa TFC News, Bev Lorente, Las Vegas, Nevada.